Hello, good morning. Sa video ito, ituturo ko kung paano mag-request kay Facebook kung merong mga violation yung page or profile ninyo. Siguraduhin yung tapusin nyo yung video tutorial na to. Ituturo ko lahat dito yung step by step kung paano mawala yung mga violation dyan sa mga account nyo. Kasi ako, ginawa ko yung nung nag-request ako kay Facebook para matanggalin yung aking Facebook violation o warning about dun sa mga dati kong issue. Tapos ilang araw lang nung pagka-request ko ng kay Facebook, pinadala na ako ng notification na ganito. Tapos pinilapan ko lang yon, and then after a few seconds, bumalik na sa recommendable yung aking Facebook profile. Nawala na yung aking violation. Kaya legit to guys. Kaya ito yung tutorial, panoorin nyo mismo. So dito guys, punta lang kayo sa inyong profile. Ayan, tapos pindutin nyo yung tatlong dot dyan. Tapos copy profile link nyo lang, para mamaya magagamit nyo yun dun sa request natin. Tapos after nyan, pupunta tayo dun sa may request, dyan sa may help and support. Tapos continue to report a problem. Yan, hintayin nyo lang. After nyan, include. Tapos kung profile yung gamit nyo, i-click nyo yung profile. Kung pages naman, page yung i-click nyo. Tapos dito, pwede nyo naman gayain to yung ginawa kong ganito. Yung good day, Facebook, team. Tapos yun, magpaliwanag ka lang kung ano yung mga problema ng kwan mo. Ako, ganito lang naman yung tinype ko dito eh. Tapos, dun sa upload from phone, yung problem, kumbaga, i-screenshot nyo na lang kung ano yung problema ng account nyo. Tapos, i-attach nyo na lang dyan. And then, pagkatapos nyong type dito ng mga sasabihin nyo, ilagay nyo na rin yung kinapin nyo kanina, tapos i-paste nyo dyan yung profile link nyo, and then after nun send report na pagkatapos nito. Bali ako kasi guys, after kung gawin to, yung nung nag-send report ako, after 2 to 3 days siya tayo nakalipas, bali pinadala na ako ng notification. Nung pinilapan ko yung notification na yun, nawala na nga yung problema ko dito. Bali, eto nga pala guys, after ng ilang araw, yan yung pinadala sa akin notification. Tapos yan, chinek ko, get started. Tapos, clinic ko lang yung mga yan, binasa ko lang yung mga yan, yung mga hindi pwede, kumbaga parang warning na rin yan para sa susunod. Click ko lang din ulit yan, yung I understand. Tapos basahin nyo na lang yung mga yan. Basta ibig sabihin na naiintindihan mo na yung mga patakaran ni policy ni Facebook. Ayan. Tapos click ko na lang din yan guys, yung I understand. Ayan. Basahin nyo na lang mabuti para sa susunod, hindi nyo na maulit yung pagkakamali nyo. Tapos dito, tell us what happened, your funds help improve our system, no matter what you tell us, we'll remove your warning. Kahit ano yung piliin nyo dyan guys, tatanggalin na daw niya yung warning, kahit ano dyan. Ako sana dito, lalagay ko something else dito. Kaya lang, mag-ano ka pa. Kaya pinili ko na lang yung I didn't know about the rules. Yan, tapos done. Yan guys. Bali dito, warning remove na. Bali, tingnan natin guys, check ko yung recommendation natin, yung profile recommendation ko, kung recommendable na ba talaga ako. Ayan. Ayan, medyo, dahil nga sa mga kwan ko, maliit lang yung kita natin nung nakaraan. Hindi pa tayo nakasahod. Ayan, titingnan natin yung profile recommendation. So dito hindi pa nag-a-appear. Bali siguro kailangan munang i-refresh. Ayan yung naging problema ko dati, na naging violation ko. Ayan, kung makikita nyo, wala na.
Saka pahabol lang pala guys, siguro sa tingin ko isang nakatulong din para mawala yung violation kung yun. Yung laging ano, anong tawag dito, yung mag-live ka palagi na nakikita talaga yung itsura mo para ma-trace ni Facebook na ikaw talaga yan. Yung profile mo talaga. Hindi dami. Kasi napansin ko lang eh nung matagal dati nag-request din ako, hindi parang ako pinapadalan ng mga ganung notification. Tapos nung nag-request ulit ako, tapos nung mga nakaraang araw lagi akong nagla-live. Yun, nung after ilang araw lang pinadala na sa akin yung notification na yun at na-fix ko na yung problema ng aking account. Kaya ngayon recommended na siya. So yun lang guys, sana makatulong yung video nito para mawala na rin yung mga kung ano mga restriction sa profile nyo o sa pages nyo. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo itong video nito, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-follow na rin. Salamat, thank you.